na mula sa usapang pampaswerte. Kilala rin natin ang ating bidang pet for today na makikigulo sa atin live here sa Rise and Shine Pilipinas Studio. Pero bagong yan, panoorin po natin ito. Lahat tayo ay may kanya-kanyang trip at hobbies. Iba-ibang gusto natin sa buhay, maging sa ating mga choice pagdating sa ating mga alaga. May hilig sa aso, sa pusa, maging sa mga ibon at gagamba. Pero ang bisita natin ngayong umaga ay medyo kakaiba. Dahil reptiles lang naman ang mga pets na kinahihiligan niya. Mula sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng pagong, at mga lizards, hanggang sa pag-aalaga ng mga ahas, talagang game na game dyan si Tito Jules. Oh my God! Teka lang. Kaya naman this morning ay kilalanin natin si Tito Jules kasama ang isa sa kanyang mga exotic pets na alligator, snapping turtle, dito lang sa Wednesday Pets Day. Kasama na natin ngayon si Tito Jules, si Jules de la Paz, ng Tito Jules Reptiles kasama ang kanyang alligator snapping turtle na ang pangalan ay si Dapitan. Welcome to Rise and Shine Pilipinas, maganda Jules. Maganda po. Grabe. Okay. Sir Jules, ito, napapanood ko to sa YouTube at saka sa mga history channel na itong klase ng turtle na ito, medyo delikado, snapping turtle, yung leeg niya humahaba at nangangagat siya at medyo malakas yung panga niya. Yes, lumayo ka! Okay. Bakit nahilig ka sa ganyan? Hindi ko alam. Kasi nung siguro mga 5 years old ako, meron akong vivid memory nung bata ako na bumababa yung tatay ko galing sa bubong na may hawak siyang turtle. Okay. Tapos pag kinukwento ko siya sa tatay ko, sabi niya ang weird naman nun, galing ako sa bubong tapos may binababa siyang pagong. Pero okay. I think yung tito ko, pati yung mga pinsan ko, tsaka yung tatay ko, sila yung nag-expose sa akin sa mga reptiles bata pa lang. Wala namang pakpak yung kasamang turtle ng tatay mo. Actually, weird po kasi yung kamay niya. May mga balaybo ng ano, ibon, so, yun naalala ko. So, pwede palang pet ang ganyan, ano? To yes. Some people, no? Eh, parang hindi ko gugusto yung maging pet yan kasi delicato, gusto ko yung pet ko malambing. Parang hindi yata malambing ito. Hindi mo siya pwedeng i-pet dahil niya pwede kanyang kagatin. So, wait, nasa cage siya sa bahay niyo or nakaka-roam around? Nasa pond. Pond. Naturalistic pond lang siya. Hindi siya pwedeng may kasamang ibang hayop. Halimbawa, rabbit, aso, kung ano mang hayop. Nanghahabol eh. Nanghahabol siya. So, mabilis yung lakad niya compared sa normal na turtle. So, ilang taon na siya? Ito po, nakuha ko siya noong 2009. 14 years na kaming nagsasama. Wow! Parang jowo! Kamas may honeymoon ba kayo? Sigurong honeymoon yung dalawa kagata. Nakagat ka na niya. 2011. Grabe. Maliit pa siya noon? Maliit pa. Ganyan pwede rin mong palakarin siya. Kaso, hindi ba? Okay lang naman. Okay lang daw. Mauna sige, pa rin naman tayo tumakbo sa kanya. Pero medyo mabilis ba yung turtle na yan? Turtle or alligator? Nakatingin siya kay Dayan. Oh, puting wala pa ay, umaatras. Ay, nag-ready. Ay, ang cute. So, ilang taon na siya ulit? 14 years old. And it can last up to 100 years 100 years. Parang laruan eh. Ano pag titigil ko, parang siya laruan eh. Actually, cute siya, no? Medyo scary lang talaga pag medyo lumalaki. Ako! Ano? Paggawa, gano'n na yung mga nga. Ano yung kinakain niya? Daliri po. Medyo ako lang, gawa lang. Minsan, ikaw, ako sa mga daliri, mga finger, ha? Nakakaloka ka. Isda, manok, ganyan. Kahit actually anong meat na available. Kasi kailangan nilang protein. Pero wala siyang ngipin, ah. Wala. Pero kasing talas ng kutsilyo yan kapag nag-snap. Ba't lagi siya nakangangas? Nakangangas siya. Interesting question. Kasi ito pong mga alligator snapping turtle, wala silang ability na itago yung ulo nila kagaya ng ibang mga pagong. Okay. So ito yung defense mechanism nila. Pero pag underwater naman, para lang silang bato na nakanganga, kung nakikita, pagod ba ako? Kung nakikita po natin, meron silang parang worm na dila. Kinatawag sila na ambush predator kasi parang yan yung lure nila sa mga isda. Pag inakala ng isda na uod yan, saka biglang sasara yung bibig niya. Ayun. Bigyan siya mag-snap. Akala ko parang namuong burak yung pwedeng dila. Ayun, abo kayo. Bumuka eh. Pwede bang i-close up ninyo? Bumubuka eh. Para siyang uod na lalapitan ng Wala ayaw eh. Kailangan... Hi, Dapitan!
parang may tahong sa matari loob. Matari siya, masungit. Pero anong purpose nung kanyang shell kung hindi naman na itatago yung ulo niya at saka kamay niya? Oo nga eh. Design lang, ano? Aesthetic, ano? Ang ganda yan, no? Ayan. Magkano yung ganito kapag bumili ka? Pag ang baby pa lang? Sa ngayon, ang last na check ko, 15,000 yung mga 4 inches. With papers na yun. Ay, naman. Tapos lalaki siya ng... Lalaki. 30 inches ang shell. May mga sakit din ba pwede maranasan yung mga distemper, mga ganon? Ano yun? May mga malalaki-laking inches tayo na pwedeng Kaya mo na ba yung 4 inches? Oo oh, naman, no? Pwede na yun. Masaya na yun. Pwede ba siyang kargahin ni Fifi? Sige, kakargahin ko tapos papakagat kita. No, hindi ko kaya. Mabigat ba? Ilang kilos siya? Oo, baka may tamang way of handling din. Okay. So, syempre, una sa lahat, ayaw natin makagat, pero at the same time, ayaw natin masaktan. Pero kung kakargat, walang problema. Oo, tama, ayaw natin masaktan. So, dito lang, para hindi tayo maabot, and then, parang 3. Oh no. So, ganyan lang siya. Uh-huh. At the same time, hindi na tayo naabot ng bibig. At the same time, hindi niya na tayo makakalmot. Uh-huh. Kasi masakit din yung kanya mga kuko pag tumama. May mga kuko eh. At saka, mukha siyang mabigat, pero actually parang mag-aano siya. Uh-huh. Ano ba? Ay, mabigat ba? As in sobra. Okay. Direct, maari bang pakita natin? Kaya ko ba yung subukan? Close up. Kasi yung... Tuturuan mo ako, Jules. Nasa star stock ako. Yung skin niya may mga tusok-tusok. May wala raw itong pinipili. Kahit amo, kayang... Sige. Hoy, mami! Teka lang. Pwede bang sa gilid lang? Sige. Baka namang mapita ako. Ang tapang! Hoy, dahil tumigil ka! Sige. Tapos... Hala! Oh, ang bigat! Mabigat siya. Galit na galit siya sa'yo. Ilang kilo to? 15. Oops, baka maano ka. Thank you, Jules. Thank you. Ayan. Napitan. Wow. Pwede ka na pang nature documentaries. Mag-i-close, oh. Minsan ginagawa ko rin teddy bear. Teddy bear. May mga hobbies ba siya? May mga matulog. Hindi siya ka talaga may hiss sound siya, oh. Galit na galit. Galit ako ka, oh. Baka na-stress na may siya. Moods din ba siya? Minsan masaya, minsan may attitude ganun. Lagi pong pag binubuhat or kinukuha sa pond, talagang ganito na siya. Attack mode. Kasi hindi naman siya napapaamo talaga. Yung nasa ulo niya, yan ay lumot. Tama? Yes po. Pakita nga po natin sa camera. Ayun o. Lagi siyang nasa tubig. Lagi parang siya nagkakamouflage. Pag natapakan mo, kala mo damo mamimimim kumakagat na sa'yo. Tanggal na yung paamo. Marami ka pang mga ibang reptiles. Snakes. Natin. Tapos yung iba, tortoises. Oo, nandito rin dati. Anong trip yan? Uy, thank you, Jules. Social media accounts. Baka may TikTok account na siya. Tsaka ni Dapita. Okay. TikTok, YouTube, Facebook, Tito Jules, Reptiles. Yun lang po. Maraming salamat, Tito Jules, at tsaka kay Dapitan.